Take a look at your family. When was the last time you spent time with your son who wanted to play with you? Or your daughter who had a question waiting to be answered? When was the last time you told your dad, "I love you," or hugged your mom and thanked her for everything she's done? Have you noticed? The family is under attack, left and right, with ideologies and new technologies, heightening differences and imperfections. Don't wait before your discussions turn into arguments, or your quality time is reduced to rare moments. Act before your irritation turns to resentment, or hate turns into complete ignorance. Be the protective father that you are meant to be, the nourishing mother that your spouse and child needs, or the respectful and loving child that every parent appreciates. Lastly, put God at the center of it, with the Holy Family as an example. Anchor on His strength, depend on His guidance. Pray for support, do everything that it takes to build and protect the Christian. Yo, magandang gabi po sa inyong lahat. Naririnig po ba ako? Hello? Hi? Patamsap yes. Nga po kung naririnig ako. Yo, naririnig ako. Thank you. Good evening po sa inyong lahat. And welcome to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakalike at nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Hindi, joke lang po. And welcome ko po kayo ngayong gabi sa another chapter na naman ng ating CLP. At tonight, I will be teaching you some songs. I will make you familiarize some songs of praise and worship to our Lord God. So ang first song po na ituturo ko ngayong gabi, ang title po nito ay Truly Home. At ito po, isa po ito sa mga favorite ko na song dito sa mga songs ng praise and worship. And it goes a little something like this. You have called me by name and I followed you. My heart is in flame, 'cause I know I'm one of the few. Though unworthy I am, you gave me the chance to be the best I can. For I was away and I was astray, but here I am standing before you. So ganun po yung daloy ng kanta. The first verse was, "You have called me by name and I followed you. My heart is inflamed because I know I'm one of the few." Tapos po ang refrain po ay, "Though unworthy I am, you gave me the chance to be the best I can." Napakaganda ng lyrics. For I was away and I was astray, but here I am standing before you. Tapos po ang chorus niya ay, "I am home." Tapos po, this is a collaboration po ito ng mag-asawa. Pwede mag-asawa, in your family. Pag sinabi, I am home, tapos po ang magbabaking po is, for an instance, is your wife. Sabihin po ng wife niyo or the partner niyo is, "Back into your I am home in the warmth of your love." So, sagutan po. Thank you, sis. Doon sa kumanta. Shout out sa'yo. Thank you. So, ganun po yung daloy niya. Tapos, diretso na uli. "I lose my hold and you reach my hand. You held me up, I'm truly home." So
So ganun lang po yung tune ng kanta, yung tono. Paulit-ulit lang po siya na ganun. You have called me by name and I followed you. My heart is in flame for I know I'm one of the few. Dito sa tinitingnan ko for I know, dun dyan sa ano tinitingnan niya cause I'm one of the few. I think the correct is cause I'm one of the few. So though unworthy I am, you gave me the chance to be the best I can. For I was away and I was astray, but here I am standing before you. Sagot tayo, ha? I am home, back into your eyes. I am home, in the warmth of your love. I lose my hold and you reach my head. You held me up, I'm truly home. So ganun lang po ang daloy ng kanta. So we'll make it faster kasi po ito po ay fast song. Okay, so goes. You have called me by name and I followed you. My heart is in flame cause I know I'm one of the few. Though unworthy I am, you gave me the chance to be the best I can. For I was away and I was astray, but here I am standing before you. I am home, back into your eyes. I am home, in the warmth of your love. I lose my hold and reach my hands. You help me up, I'm truly home. Ganun lang po siya yung truly home. I hope na paunti-unti na mapapamiliarize po sa mga songs and this is gonna be used in our praise and worship through your journey po dito sa CFC. Ang next song po na ituturo ko sa inyo, ang title po nito ay Our God. Ang kumanta po nito ay si Bimbo Yero. Ito po ay slow song. Isa rin po sa mga magagandang songs dito sa Couples for Christ. Our God is love and light. In Him I gain new life. His mercy saved my soul. My night turned into day. Our God is love and light. Our God is peace and joy. He raises the weak and feeble. His voice that whispers hope amidst the fiercest storm. Our God is peace and joy. Tapos po, chorus. Chorus is, we raise your name above all else. Your kingdom come in all the earth. As one in faith, to you we cry. We sing on high, Lord Jesus Christ. Ulit po ulit. We raise your name above all else. Your kingdom come
in all the earth. As one in faith, to you we cry. We sing on high, Lord Jesus Christ. Tapos po, ang next verse po niya ay, no scale can measure His grace. We're blessed with all His ways. Above my sinness and fears, beyond what's known to fade, our God, His love remains. So chorus po ulit. We raise Your name above all else. Your kingdom come in all the earth. As one in faith, to You we cry. We sing on high, Lord Jesus Christ. We raise Your name above all else. Your kingdom come in all the earth. As one in faith, as one in faith, to You we cry. We sing on high, Lord Jesus Christ. Ang next verse po niya, which is verse 4, our God is now and then. I rest in His mighty hands. With all that's broken in me, in His love restored, with our God forevermore. Our God forevermore. So yung huli po niya is pababa at papasok po uli sa chorus. Which is, ang chorus is, we raise Your name above all else. Your kingdom come in all the earth. As one in faith, to You we cry. We sing on high, Lord Jesus Christ. Ulit po ang chorus. We raise Your name above all else. Your kingdom come in all the earth. As one in faith, to You we cry. We sing on high, Lord Jesus Christ. So yun po ang Our God. Slow song. Napakaganda po ng pagkasulat ng lyrics, and I hope na everyone is familiarized with the song. Through your journey through the CFC, makakanta nyo po itong mga songs na ito. It's really beautiful song. So thank you po sa inyong lahat. Again, ako po si Brother Francis. Thank you so much, Brother Francis, for teaching us that two wonderful song, Truly Home and also Our God. Later on, siguro once you become part of the CFC, ma-encounter nyo, makakanta nyo mga kanta niyan through prayers, praise and worship. Yan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. God is good. All the time. God is good. Kumusta po muli ang lahat? I hope everyone are blessed and ngayong Friday, especially the Lent season started last Ash Wednesday. So we are now entering a new season of our church. So we're contemplating. So I'm sure some of us are starting to fasting or abstinence na for sacrifices this coming Lent. And part of it, kami po ni Leggy
we're telling you na, sharing to you na may mga bagay po kami na we're trying to fast or abstain during this Lent season, especially drinking soft drinks. Yan. Alam po natin na drinking soda or any kind of carbonated products, medyo alam naman natin na hindi siya maganda sa ating katawan, but hopefully matanggal po namin yan. So that's one of our ino-offer kay Lord as part of our sacrifices ngayong panahon ng Kwaresma. So maraming salamat po, and let's open this night in a prayer, and then I'll invite you to open this activity in a prayer together with our brothers and sisters. So I hope ready na po ang lahat as we start for this activity, and let us put ourselves in our holy presence of our Lord. In the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito that you are here right now in our midst, continuously taking care of us. Salamat, Lord, again for the CLP. And once again, our brothers and sisters are here being part of this community as we continue to serve you through our brothers and sisters. Salamat, Lord, again for all the past 4 weeks, past Fridays that we've been together. Sa lahat po ng mga speakers na pinadala niyo po na nag-testifying about their life, about your love to them. And nagpapasalamat, Lord God, kami sa lahat po ng mga natutunan namin for those activities. And tonight, Panginoon, we offer to you again this night to be fruitful. Let's sing this song, Truly Home. By name, and I followed you. My heart is in flame, 'cause I know I'm one of the few. Though unworthy I am, you gave me the chance to be the best I can. For I was away and I was astray, but here I am, standing before you. I am home, back into your eyes. I am home, in the warmth of your love. I lose my hold and you reach my hand. You help me up, I'm truly called me by name, and I followed you. My heart is in flame, 'cause I know I'm one of the few. Though unworthy I am, you gave me the chance to be the best I can. For I was away and I was astray, but here I am, standing before you. I am home, back into your eyes. I am home, in the warmth of your love. I lose my hold and you reach my hand. You held me up, I'm truly home. I am home.
me home. Lord God, for that song, and it's really, we are feel home right now in your arms, in our, through our brothers and sisters right now, that we could see there as second family here in Dubai. Maraming salam, Lord, for this community and that continuously taking care of us, for the nourishment and for the family filled of love na nararamdaman po namin through our brothers and sisters na kasaksama namin right now. We really honor and we thank you and we adore you for all of this. Tonight, Panginoon, napapasalamat kami for all the blessings that you continuously sharing to our families and loved ones, and also for your protection against the pandemic. Napapasalamat din kami, Panginoon, for all our respective jobs, the reason why we are here in UAE. Papasalamat, Lord God, kami for your continuous blessings sa bawat isa. And through this night, Panginoon, papasalamat kami na we will continue to hear your words to our brothers and sisters and also to our speakers. For this, Lord, we praise and thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, we praise and thank you, Lord. Yes, Lord, we praise and thank you, Lord, for this wonderful evening, Lord. Lord, thank you, Lord God, for this wonderful time that you have provided us, each and every one of us, Lord God. Lord, you're so great and you're so good, Lord God. Every time we think. Yes, Lord, we praise and thank you, Lord. Panginoon, kami ay nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin na kami nagkasama ngayong gabi, Panginoon. Nagpupulit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. Sa pagkakataong ito na mapagsilbihan ka namin, Panginoon, papurihan ka namin at pasalamatan. Walang salita na naimbento, Panginoon, para sapatan o tapatan yung kabutihan na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Truly, Panginoon, napakabuti mo. Nararapat lamang na papurihan at pasalamatan ka namin. Kulang ang mga oras na binibigay na ito para pagsilbihan ka namin, para masuklian ng pasasalamat ang ginawa mong kabutihan para sa amin, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, sa pamilya, sa inspiration, sa buhay na ito, Panginoon, to keep us going forward, Panginoon. Yung bumabangon kami araw-araw, pinagpapasalamat namin, Panginoon. Yung kinakain namin araw-araw, Panginoon, pinagpapasalamat namin, Panginoon. Yung damit na sinusuot namin, yung malambot na hinihigaan namin, Panginoon, pinagpapasalamat namin, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin masambit, Panginoon, upang pasalamatan ka. Yung mga bagay na hindi namin nakikita at nakikita namin, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, lubos kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. And with that, please, we praise and thank you, Lord. We praise and thank you, Lord. Yes, Lord, we praise and we thank you, Lord God, for this very wonderful day, O Lord God, that you have given to each and every one of us, O Lord God, that gathered in this gathering, O Lord God. Lord God, thank you for the good health that you have given to each and every one of us, O Lord God. Lord God, be always in our midst, O Lord God, sa mga decisions na gagawin namin, O Lord God. Let our plans be according to your will, O Lord God. And for all of this, Lord, we praise and we thank you, Lord. Brothers and sisters, maraming salamat din po, Lord God, sa aming finances that you are continuously providing for us. The means, Lord God, ang aming mga sasakyan, aming bahay, ang transportation, aming ways to provide for our family, Lord God. For all of this, we praise and thank you, Lord. Yes, Lord, we praise and thank you, Lord. Lord, we thank you for everything tonight.
for arranging all our schedules, the schedules of our brothers and sisters, our service team, and all the participants, and also the speaker that will deliver your talk tonight. For this, Lord, we praise and thank you, Lord. Yes, Lord, we praise, yes, Lord, and, we thank praise you, and thank you, Lord. Lord, we continue to lift up to you all our prayers, all our heart's desires, all our petitions, all things that we need, Panginoon. We ask, Lord God, to guide us, Lord, ngayong panahon na pandemic, ngayong post-pandemic, that we pray that you will continue to guide us, Lord, sa panibagong new normal ng aming buhay after nitong pandemic na to. We ask, Lord God, for your guidance sa lahat po ng families, sa lahat po ng nandito ngayon. Continue to bless each one of us in our workplaces, in all what we are doing every day, in all the things that we do in personally, Panginoon. We offer to you our lives in service. We pray, Panginoon, to mold us in all what we are doing and use us as instrument, Panginoon, for other people to share to them yung blessings na pinakakalob mo sa amin, especially for those less fortunate people. For this, Lord, hear our prayers. Yes, Lord, please, yes, Lord, please hear our prayers. Yes, Lord, thank you, Lord, once again, Lord, for this evening, Lord. Lord, we seek for your guidance and protection tonight, Lord, as we are going to, once again, Lord, to do the CLP with the participants, Lord. Lord, may you give us, po, Panginoon, the strength, and may you give us the wisdom and knowledge, Lord God. May we empower each and every one of us, Lord God, that we could be connected with each other, Panginoon, to glorify your name, Lord, and to be with us, po, Panginoon. Lord, please always continue to guide us, po, Panginoon, in our works, po, Lord God, that you would be glorified and you would be boast, O Lord God. Lord, thank you po, Panginoon, at sana po, Panginoon, ay you may continue, Panginoon, to spread love and peace all over the world po, Lord God. And may you always continue to suppress, Lord God, whatever po, Panginoon, maging hadlang po sa aming pong activity tonight, Lord. And for all of this, Lord, please hear our prayers. Yes, Lord, please hear our prayers. Panginoon, kami mga anak mo ay naglalambing ngayong gabi. Sa inyo, Panginoon, humihiling kami ng iyong paggabay, Panginoon. At ang gabing ito ay sana ikaw ay maging sentro na aming talakayan ngayong gabi, ng aming usapan, Panginoon. Alisin mo nawa, Panginoon, yung mga bumabagabag sa amin, yung mga challenges sa amin, yung mga harassment sa amin, Panginoon. At yung mga brothers and sisters namin na on the way na magjo-join ngayong CLP, hawiin mo yung daan para makarating sila sa kanilang tahanan at maka-join sila sa Zoom ng maayos, Panginoon. Bigyan mo rin sila ng maayos na technology para hindi sila mabagabag na mag-join dito sa aming CLP ngayong gabi, Panginoon. Basbasan mo ang bawat isa sa amin po, Panginoon. Inihiling ko, Panginoon, ang kapatawaran mo sa mga shortcomings namin. Kung na-offend ka namin, O Lord, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. At inihiling uli namin, Panginoon, na ngayong gabi ay lahat ng teachings na ito ay sana ay pumasok sa puso at isipan namin. And for this, Lord, we praise and thank you, Lord, and please hear our prayers. Yes, Lord, please hear our prayers. Yes, Lord, please hear our prayers, O Lord God, for every day, O Lord God, na sana po ay magkaroon kami ng good health, O Lord God. Iliyo mo po kami sa lahat ng sakit, O Lord God, especially itong COVID, O Lord God. Mold us always, Lord God, that we will be always standing firm with our faith and trust in Amen. You, O Lord God. Lord God, as we gathered tonight, O Lord God, be always in our midst, O Lord God, na sana po ay huwag kami mawala ng internet connections, O Lord God. Lord God, sana po ang lahat ng mga teachings na ituturo ngayong gabi, O Lord God, ay gamitin niyo po, O Lord God, na sana po ay ito ay mag-mold sa amin, O Lord God, na magamit namin in our everyday lives, O Lord God. And for all of this, Lord, please hear our prayers. Yes, Lord, please hear our prayers. Yes, Lord, we are continuously requesting, Lord God, for your mercy, Lord God. Kawaan mo kami, Lord God, at patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan namin, Lord God, sa mga
mga hindi po namin sinasadya o mga sinasadya namin na pag-judge sa ibang tao, Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord. Kami po ay humihingi ng continuous blessing po, Lord God, na you protect the CLP, Lord God, the journey of the new members of the CLP, Lord God, nawa po ay matapos po nila to ng successful and this will be victorious for you, Panginoon. Lord God, we would like to request for the lives of these people, Lord God. Kayo po ang manguna sa mga buhay nila, Lord God, at bless niyo po ang kanilang pamilya, Panginoon. And Lord God, we would like to pray specifically, Lord God, sa mga brothers and sisters namin na nasa Ukraine, Lord God. Kayo po ay manguna sa buhay nila, Lord God. Nawa po ay tawagin ka po nila at i-bless niyo po ang mga tao doon, Lord God, at send your angels and the peacemaker, Lord God. For all of this, please hear our prayers. Yes, Lord. Please hear our prayers. Lord, we pray for our brothers and sisters who are still on the way in their homes upang maka-join, Lord God, sa aming CLP. Protect them along the way. Keep them safe and sound. Send your holy angels in their path upang they will be protected from any kind of harm. And tonight we offer to you all our internet connection or all our hearts with listening heart to hear your words. And we pray, Panginoon, that by end of this activity, it's another fruitful night together with you and with our brothers and sisters. This, Lord, we pray in your most holy name, our Lord Jesus Christ, who lives and reigns together with the Holy Spirit and with the intercession of Mama Mary. Amen. Let's pray the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. And as we forgive those trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. O glory be to the Father, Son, and Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Po, good evening once again sa mga kapapasok lang. Welcome back dito po sa ating CLP. And praise God, nandito po muli kayo, kasama namin. Sa lahat po ng participants, please open all your cameras throughout this activity. Okay? So, let's recap what happened last week. So, do you still remember kung ano yung talk natin? Talk number 4, the Christian ideals, loving God and neighbor. Okay? So, sino pong nakakaalala nung ating activity last week, ang assignment natin? Yeah. May nakakaalala ba kung anong activity natin? Sige. Ito po yun. Yan. Okay? Random act of kindness. Yan. Hopefully, you still remember this. And we're so glad na meron pong family na nag-submit ng kanilang picture. They show their good deeds. Palakpakan po natin ang Nunag family. Yan. Yun. Praise God. Okay? I hope maging challenge din po to sa ibang mga families to do their good deeds na ganito. And for sure, may prize to sa ating chapter. So, yung chapter head natin, Brother Mike, paki-ready ng award sila. Hopefully, by end of this CLP, matanggap nila. So, palakpakan po muli natin. Maraming salamat sa Nunag family through Brother Francis and Sis Len. Yan. Len. Len. Sorry. Huwag nandito sila eh. Teka, i-spotlight natin. Ito, nandito sila. Yan. Si Bro Francis. Bro Francis. Sis, yan. Si Sis Len. Ayun. Yun. Maraming salamat sa inyo for doing this activity. Maging good example sana kayo dun sa ibang couple natin tonight. And maraming salamat. So, Bro Mike, ikaw nung bahala.
Nag-thumbs up na si Nag-thumbs Bro Mike. Up na si Bro Mike. Yan. For doing that activity. Di ba? Nakakatuwa. Kung titingnan natin to, they did this one as the whole family. And which is really nice to discuss tonight, because this would be our activity tonight, our session. It's related to that. The Christian family, di ba? Ano ba yung very famous na the family that stays together? Prays together. Yan. Okay? Even prays together, stays together. Stays together. Even eats together, stays together. Yan. But before we proceed to our main talk, so if you still remember, nanghingi po kami ng ng inyong mga pictures during our announcement last week, and some of you, all of you pala, nagpadala dito. So, our first activity will be introduction of your family. And una po nating ipapakilala dito yung ating mga details. Siguro kami yung mga later on na lang. Later on, after the CLP, towards end of the CLP, makikilala niyo yung family po namin. But for the meantime, kayo po yung mga star ng CLP na to. So, I'd like first to introduce to you yung first family natin. DGL po sila. So, you can introduce yourself in a very short way lang po. Okay? Introduce your name, your family name, how many years you've been married, and also the name of your kids. So, our first family, okay? Ito po, ang Gusilatar family. Yan. Ah, nagsasalita po ako, naka-mute. Magandang gabi. Ako po uli, si Brother Francis at ang aking pong kapitbahay. Si Sis Elaine po, love your neighbor. Yan po. Ang aking asawa, may bahay. Kami po ay gumraduate ng Couples for Christ ng July 2018. At yung amin pong hindi na po bulanggit yung anak namin, last na nakita namin, maliit pa ngayon po, mas matangkad na po yun sa akin. Ang pangalan niya po ay Jillian. Yan po. Kinasal po kami. Okay. Maraming salamat, Gusilitar family. And the next is Maputi family, one of our DGLs. Hello po, good evening sa lahat. Kami po ang team. Bro, nawala uli yung audio. Bro. Audio. Nawala audio. Bro JR? Wala pa. Siguro pwede niyong gamitin yung device ni Sis Irene for audio. Okay, sige. Let's proceed first sa next family, Velasquez family. Hello po, good evening. Kami po ang Velasquez, ako po si Brother Leonard at si Sis Reg. Kami po ay 19 years na nakasal. Ang anniversary po namin ay April 28, 2003. At meron po kaming dalawang anak. Ang panganay ko po ay si Rain. At ang bunso namin ay si Lucas. Salamat po. Thank you so much, Team Velasquez. Na balik ulit tayo sa Maputi family. Rewind po, rewind. By the way, kami po yung Team Maputi muli. May dalawa po kaming anak.
We've been married last December 2. National Day po yun. 2012. And yung panganay ko po is si Julia Andre, which is 17 years old. Then si John Adriel yung bunso, 16 years old. So malalaki na po sila at mas malaki pa sa amin. Thank you po. Maraming salamat. Okay, let's proceed. Okay, next ay Amores family. Andito ba sila? Ayun. Hello po. So, kami po yung Amores family. Kakakasalan din po namin last 2019 ng January. And meron po kami isang anak. Nathan Travis po yung pangalan nila. Anya pala. Yun lang po. Thank you. Yeah. Next, ay Kakao family. Stay here, Mon. Daddy, go talk. I want to open the TV. Get the remote. Magandang gabi sa inyong lahat. We are Anna and Jet Kakao. Kami po ay member ng Sinners for Christ. And we integrated only just now to the CLP. Ilang po. Thank you, Kakao family. Next, the Guzman family. Hi, good evening po. Kami po ang the Guzman family. I'm Rat. And this is my wife, Belle. And bago kasad po kami noong 2019 lang din po, November. Wala pa po kaming Wala anak. Wala pa po kaming anak. So, yun lang po. Thank you, Team de Guzman. Next, Ileria family. Good evening po sa inyong lahat. Kami po si Ian at Didith Ileria. We got married noong August 17, 2008. And may dalawa po kaming anak, si Lara at si Liam po yung aming bunso. Good evening po ulit. Thank you so much, Ileria family. Next, Gawed family. Ayan, good evening po. Bali, kami po ang Gawed family and my wife is Jamaica po. Kinasal po kami sa consulate last year, February 24 po. And ang church wedding po namin is ngayong this year, June 23 po sa Pilipinas. So yun po, gumagawa pa lang po ng baby. Coming soon po. Thank you so much, Gawed family. Next, Lechuga family. Hi, good evening. Kami po ang Lechuga family. Ako po si Mac, ito po si Basha po. At ito po yung maliit naming baby, si Leah George. 3 years old na po siya. Kinasal po kami noong August 2, 2018. Ilan po? Maraming salamat, Lechuga family. Next, Murillo family. Hello, magandang gabi po sa lahat. Kakasal lang po namin last week. Ayun po. Nandiyan si Jade, kakarating lang din. Church wedding po namin is December 22. Yan lang po. Nagpaplanong gumawa ng bata. Maraming salamat. Continue that. Next is Nabal family. Nandito na po ba Naval? Ito, papasok, wait. Sakto. Antayin natin sila. Tita, ito na po yung asawa ko pa. Iyon, yan. Hi, Jade. Ulitin ko po, kakakasal lang po. Hindi ko narinig ang bayan mo. Hindi mo ko narinig. Ayan. Ayan. Okay. So, next naman ay Naval family. Nandito sila ngayon. Papasok lang.
Next, yan. Asan ang Naval family? Ito. Balikan natin sila. Next is Nunag family. Hello po, good evening. Kami po ang Nunag family. Ito po yung wife ko, si Emily. I'm Francis po. Bali, we have 3 kids. My eldest is Samuel, 13. Zian, 9. And the youngest is Summer. Katuto years old lang po. Salamat po. Thank you so much, Nunag family. Next, Torres family. Nandito na po ba ang Torres family? Yes, bro, nandito siya kanina. Lumabas lang. Ah, okay. Bibili lang ng parata. Babalik ulit. Sige. Okay. Yung susunod. Revilla family. Ayun. Good evening po sa inyong lahat. Kami po ang Revilla family. This is my wife, Rizalu. And my adorable son, 19 years old po. Kasing gwapo ko po. And mas nauna po kaming gumawa kay Gawid at saka kay Murillo at kay Nabal. Kami po ay nagkakilala sa Singles for Christ. Salamat po. Thank you so much, Rubilla family. Pwede na ba uli ang Naval family? Yan. Good evening po. Kami po ang Naval family po. Ako po si Ivan at ito po yung asawa ko, si Jessa. So sa ngayon po, wala pa po kaming anak. But hopefully in the future po. Thank you so much, Naval family. Yung bumibili ng parata, bumalik na ba dyan? Wala pa. Hindi bali. Wala pa bro, mahaba ang pila daw. Babalik yun, sabi sa akin. Sige. Pwede nating introduce sa huli. Okay? So, ayun. Maraming salamat sa lahat ng family for introducing themselves. Kahit na medyo nalilito ako sa pangalan ng mga anak, pero babasahin ko rin dun sa listahan. Okay, some of you actually fill up their information sheet during and before the CLP. I'd like to request po dun sa mga ibang participants na to complete yung mga information because we're including that in our OGD, One Global Database. Ito po yung system, okay, OGD, One Global Data System. Ito po yung worldwide membership online members portal ng CFC po. So kayo po being part na rin po ng Copas Work Guys, being participant, kayo po ay naka-register na po dun sa OGD namin. So there are some participants po na we asked to complete that and it will be asked to you by our DGL. Now, as we proceed to our next talk, okay, entitled The Christian Family, it's not just one speaker yung magdi-deliver po ng talk na to, but it's a family. Okay, so I'd like to introduce to you our speakers. It's a family po. Sila po yung ating sector head dito sa Dubai, sector 1 head. So I'd like to introduce to you the Manuntag family. Yan. They will introduce themselves. Well, let's all welcome. Yan. Good evening po. Naririnig niyo po ba kami? Naririnig niyo po pala ako? Loud and clear po. Yun. Okay. Good evening. Meron pala kinasal last week, hindi man lang nag-imbita. Okay. So, hindi, may kakilala po kasi kami dyan, close to our family. So, kaya nasabi ko natandaan po, may kinasal pa lang si hindi namin nabalitaan. Hopefully, this coming December, yung sinasabi niya, nandun kami. So, hindi, nagpa-imbita eh, no? So, yun. Magandang gabi po.
Kami po ang Manuntag family. So, first of all, I will introduce to you my, ano, yung katabi ko po, ayan. Yung dati kong girlfriend, ngayon ay asawa ko na. And yung amin po, ang pangalan po pa niya si, ano, si Rose. So, para hindi nyo, ano, hindi nyo makalimutan, kasi ang pangalan ko po, by the way, ako si Nick. So, ang tinik ni Rose. Ayan po, no? Ayan. And my, my daughter, Kim, the youngest po. And yun pong nandiyan sa picture, yun pong kung nakatapat kayo, yung nasa right side ko, katabi ko, yan po yung aming ano, eldest. Yan, si Karen po, dating member, nag-member din po siya before ng ano, ng YFC, and then naging SFC, ngayon nasa ano na po siya, nasa CFC. So, tawag na niya sa amin ngayon, bro. Ayan. Kasi ganun po ang tawagan natin sa ano, di ba? Sa CFC, bro and sis. And yun pong aming ano, yung pangalawa, yung lalaki, si ano po, si Carl. Nasa ano po, nasa Pilipinas. So, siya po yung ano, siya yung naiwan sa Pilipinas. Nagbabantay ng ano, nagbabantay ng mga may sakit at tumitingin ng may sakit. Kasi nagtatrabaho po siya sa ano, sa hospital. So, yan po yung aming ano, yung aming family. Nick, Rose, Kim, Karen, and Carl. So, yan, no, nakakatuwa, ano po, kanya-kanya tayong, ano, kanya-kanya tayong, tawag dito, may kanya-kanya tayong pinipresent sa ating mga, ano, sa ating mga family, so, yung mga, ano natin, mga asawa natin, and pinakilala natin yung mga asawa natin, yung mga anak natin, di ba? So, yun ang maganda dito sa, ano, sa pamilya. Kumbaga merong ano, may mga dapat tayong ano, may communication tayo kasi itong susunod nating ano, itong susunod nating gagawin activity, kailangan mag-join kayo mga ano ha, mga brothers and sisters. So you can use the ano, the chat box, yung inyong ano, yung inyong mga reaction. So ang ating activity, the title of this is who is most likely to, yan. Ito po yung ano, family game, no? So, encourage po natin, nakita ko po may mga kids, no? Meron po dito na may mga kids, pwede po sila mag-join, let us have fun, bago po tayo mag-talk. So mag, ano po tayo, use po yung ano, no, yung chat box, kung sino po, you just put your name and we will read it. Medyo malayo po sa amin yung screen para po makita nyo kami lahat. And then we will use our mobile po to see kung sino po yung mga nag-message at sino po yung sumasagot. And in-encourage po namin kayo, no? Let's have fun as a family or as husband and wife before we go to the talk proper. Okay po, kung ready na po kayo, yan po. Okay, ito po. Teka, kasi kami, medyo nag-ano rin kami. Nag-prepare din po kami. So, ito po yung unang ano, nakikita niyo po ba sa screen? Yes. Okay. The first question is, who is most likely to possess a strong personality? Nakikita niyo po ba? Okay, basa po tayo. Both. Jeff, both. Tim, you participate in pakiba sa team. Kuya Jeff and Ate Jake both. Ate and Tita. Man, family, wife. Okay. Lunag, wife. Gawid, both. Ano ba? Sila. Si Francis Gusilatar. Common. Teka nga, tignan natin. Parang ano ah. Talaga, mas marami yung wife. Yes. Si Raph, De Guzman, no? Wife din.
Okay. Asan po yung mga iba? We encourage you po to put in your answers sa ating chat box and let's have fun. Okay. So, bro, I think we've got most of them have answered. So, okay. Then we'll proceed to the next question. Yun, who is most likely generous? To be generous. Yes. Who is most likely to be generous? Yan. So, una po natin, ano, I see ang unang couple, both. Ang gawid, wife. Ang kombi, bilis niyo ah. Husband. Torres, husband. Murillo, husband. Jeff, the you. Husband. Si... Kahit mawala na si husband. Si husband. Yes. Ang gawid couple. Lechuga. Husband. Rebellion, wife. Yan. Kami po tayo, Torres, husband. Revilla, both. Murillo, husband. Revilla. Torres, husband. Pagpanag-sarap mo. Maraming masarap magluto yung mga husband. Daddy. Daddy, oh, as per the kids. Wow, talagang aprobado pa ng mga ano. Si Bro Ares. Totoo, Bro Ares? Bro Ares, ha? Totoo, ha? Ayun. Okay. Okay, let's go with the next one. Who is most likely to have a messy room? Let me see. Okay, let us see. Husband. Husband, my wife, husband. Sugar, husband. Gawin, what's new? Arbilla, wife. Husband ang messy. Husband din, messy. Luto. Masarap magluto mukhang hindi nag-aano to, hindi nagliligpit. Oh, nagluluto lang, hindi nagliligpit. Alam po. Oh, pag may anak na, siyempre, yung siyan. La Nuna. Pero po, bakit masarap magluto yung husband? Messy naman. Okay. Hindi nagliligpit ha, pero mas marami talaga yung husband. Tapos si RS din. No? Okay. Who is most likely to watch movies? Ayan, sino po ba yung mga telenovela? Ayan, mga telenovela. Korean novela, NBA. Ayan, husband. Husband. Po, ano na yun? All, both. Sila, husband. Torres, both. Murillo, both. De Guzman, both. Revilla, my wife, so on. Lovella, Tulpo. Agawid, wife. Murillo, Marvel, husband. Korean novela, wife. Wife. Ay, yan po mga wala pang alam. Masyadong mag-movies. May hubby, kakapil. Okay po. Sa amin ba? Sino nga ba tayo? Who's one like to watch? Kami si po. Kim. Si Kim po, si Kim. Mm. And, okay po, ang second, it's who is most likely to forget an important event? Papa. Okay po. Ako ba? Okay po. Papa si Mama. Husband. Oh, husband. Jeff, husband. Yes. Zion. Siya. Why? Pass ban. Husband, why? Bakit po forgetful na po bang wife? Siya. Mas ban, matanda na kasi nako. Gawad po. Torres, husband. Ay, may mix naman po. No? May mix. Meron pong husband at may wife. Yes. Nakakalimot. Okay. So, isa yung anak niya. Siyempre, bata pa. We will have ano important event. May susunod pa ba, bro? Ang ating... Meron pa. Yan, oh ako. Who is most likely to be... Maraming nag-aaway dito. Who's most likely to be late? Ako.
Meron po ba kayong mga sagot? My God, exclamation, wow. Lechuga, husband daw. Why, Peldesan? Why, P, puro paganda lang. De Guzman. Mabuti, wife. Si Linar, both. Wife always put this makeup. O, tama po yun. Please na walang makeup. Pero tama yun. Come on, guys. Ano pa po? Wow. Wala na po bang sasagot? Okay. So, parang mga wife laging late. O nga po. Masyado pong ano, beauty conscious. Who is most likely to be picky eater? Sino po? Sa mga mag-husband? Naku, ako po. Ay, si Kim. Si Kim daw po. Ayan, all kids. O, tama. Yung mga kids dito. Yung lalo yung dito. Oo. Na, nasa... Si RS. Sa RS, di kumakain ako. Si si Y. Si Dina. Yung paborito ko. Revilla, husband din nakain ng gulay. Ay, kumain ng gulay. Gawad, wife. Yan, may mga picky eater, no? May mga hindi kinakain na mga gulay. Ang gawad, wife din po. Yan. Meron mga siguro certain na food that you don't like to eat. So, medyo picky po. Yan. Ano po ba? Tapos na po ba tayo? O meron pa? Ah, ito ang maganda. Who's likely to be romantic? Sino? Sino? Sino po bang nakatabi? Ayan. Husband. 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 Reg. Me. Me. Both. Me. Both. Husband, husband. Yes, husband. Gawin, husband. Amores, husband. Husband. Linuga, husband, gawin. Wife, never. Lilio, wife daw. Depende po. Sa atin, wala na. Aw na. Siya po, siya mo yun. Wait. Ayan. Who is most likely to be God-fearing? Yan tanong. Yeah. Po. Sila, ano? Siyempre. Batula, both. Naku, lahat sila. Ayan na. Murillo, wife. Revilla, both. Naku, napakabilis. Guzman, both. Kunag, wife. Leonard and Reg, both. Torres, both. Mapute, both. Gawid, boss. Yan. Yun. Okay. Salamat po. Salamat po sa inyong... participation. Thank you. Fun. Yeah, enjoy nyo. Yes, it was fun. I had fun. Kayo po ba? Paki-emoticon po kung na... Nag-enjoy po ba kayo? Enjoy sa ating short activity before the talk. Yes, yes. Daming heart. Yes, thank you po. Thank you. So we discovered, no, yung bawat isa during this talk. Maraming pong salamat at medyo na-loosen up natin ang bawat isa, lalo na yung mga bagong kasal dyan. O may na-discover po kami. Magaling magluto ang mga members po na nandito ngayon. Magaling pong magluto ang mga asawa. Nalaki pala. Sana all. Alam nyo, mga brothers and sisters, no, it would be nice to have this kind of family activity, no? It allows us to get to know each other more as a couple. Lalo na kung meron na tayong mga kids, i-involve natin sa mga family activity. And in getting to know each other, our love for each other grows. Di po ba? Having activities like this, ito po, at saka yung pag pwede po tayong lumabas, yes, mag-gather tayo as family, dito po malibre ang madaling pumunta sa park. Libre. So, let's have family bonding. Kids, yan po, family bonding po natin, no? And, ito nga po, pero yung mga lalaki, takot sa mga, ano, yung mga mall, nadalhin yung mga asawa, no? Hindi no. Shopping for the babies.
Okay. Okay, so let us start po with the talk proper. God intended family to be beautiful. In the story of creation, He provided everything first before putting up a family in the person of Adam and Eve. Di po ba, no? He provided everything. He created last. He created last si Adam at si Eve, no? He intended them to be stewards. Yung mga ginawa ng Panginoon, ibinigay po, no? To be stewards. And to procreate and multiply. Kasi malungkot po pag dadalawa lang. So si Adam at saka si Eve ay ginawa to procreate and multiply, to occupy kung ano po yung ginawa ng Panginoon, no? Mm-hmm. It was perfect. But we all know the story. Correct? It did not happen according to how beautiful God planned it to be. Correct? Sin enters into the picture, no? Alam natin nagkasala, the fall of Adam and Eve. And, kaya nga po, so, hindi po natuloy ang plano ng Panginoon. Yes. I agree with Momski. Yes. Yan po yung tawagan namin, Momski and Topski. Kasi as a family, we need to spend more quality time together that will allow us to know and love each other more. Diba? Dahil nagbubunga ang pagmamahalan at nagsisimula ito sa pamilya. The family is life's first school. In a bigger and general sense, the family is the building block of society, of the church, and is the cradle of every vocation. Yan. Alam naman po natin yung ano, nagsisimula yung ano, yung ang pag-aasawa po yan ay isang bokasyon po yan. Maliban yan dun sa mga ano, yan, yung mga gustong magmadre, magpare, pero ang ano po natin, ang pagpapamilya talaga ay isang bokasyon. And as an institution po, sabi nga natin, sa introduction ni bro kanina, na the family is under serious attack in many fronts. Marriages are broken and the traditional definition of family is being challenged. Sa halos lahat ng bansa maliban sa Pilipinas at sa Vatican City, the seat of the Roman Catholic Church, divorce is legal. In many countries, abortion and same-sex unions are recognized, accepted and legal. Legal po 'yan sa mga ano, sa ibang bansa. So if it is displeasing to you to serve the Lord, choose today from, sabi nga po, you who will serve the gods your ancestors, serve beyond the river of the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. As for me, yan po, and my household. As for me and my household, we will serve the Lord. So, dapat po talaga ang pamilya, sa atin po, sa atin pong may mga pamilya, dapat nating isipin at sundin ang, sabi nga, nung pinamili ni Joshua yung mga ano, kumbaga nakaka-cross sa Jordan River, pinamili niya. Pero ang sinabi ni Joshua sa ano sa kanila na as for me and my household, we will serve the Lord, because naiano po sila ng ano eh, na kumbaga nakaka-cross sila ng ano ng River Jordan, kasi ilang from the promised land, ilang ano po sila, ilang years po sila, 40 years. So the family nga po, sabi nga, katulad namin, is imperfect yet beautiful gift from God. Kami po, siguro, hindi natin nasabi kanina, no? Na ano po, 32 years na po kaming ano, kasal ng aking asawa, and siyempre, 32 years na rin kaming magkasama, and going 33 po itong ano, itong May. O baka sabihin, nakalimutan ko, May 27, 1989. Yan po yung aming ano, yan pong anniversary. So, this May will, ano, 33 years na po kami. So, yun nga po, hindi, ano, marami po tayong, ano, marami rin kami pong imperfection. Kasi, sa araw-araw na buhay, kasi meron tayong, ano eh, sabi nga, meron tayong kumbaga, nasasalamuha every day and every day in our life.
sa communication lang, lalo na ngayon, kami medyo, pag ano na po, pag medyo tumatanda na nga, sabi nga, minsan parang hindi na nagkakaintindihan. Aminin ko, minsan hindi ko alam kung mahina yung tenga ko o hindi ako naiintindihan. Minsan, narating din po kayo sa ganun, pero hopefully, ngayon, yun yung araw-araw na ano natin, yun yung araw-araw na struggle natin. So sana maayos natin. Sabi nga po ni Pope Francis, in Amoris Laetitia, the joy of love in 2016. I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love. Yun po, no? Kahit anong hirap, kahit anong pinagdadaanan, yung pagmamahalan nandun pa rin. Fulfill their calling and keep moving forward. Kahit anong ano po, lalo yung mga Pilipino, ano, nabalitaan naman natin dun sa mga, pag merong mga sakuna, ano, yung mga ano, na natumba yung mga bahay, mga ganun. Pero ang dali nilang maipatayo. Kumbaga, nag-move forward pa rin sila. Sabi nga, if they fall many times along the way, nagagawa pa rin na nilang bumangon. The Synod's reflection, sabi nga po, shows us that there is no stereotype of ideal family. Yun nga po, wala pong formula yung ideal family. Tandaan po natin yan, wala pong formula. But rather, a challenging mosaic made up of many different realities. Yun nga po, yung mga may mga kanya-kanya tayong yung mga realidad. With all their joys, hopes, and problems. Yes, but we don't need to be sad, no, son and daughter. Because even though the family is under attack, God has great plans for families. So it is very important for us to know and understand His plan for the family. That's right, Mamski. God has a greater plans for the families. He has intended the family for the transmission of life. In God's plan, the Christian family is a community of life and love. Sabi nga, ang bawat pamilya ay tahanan ng Diyos at ang mga miyembro ng pamilya ay para sa ating Diyos. Yan po, tandaan natin, no? Ang miyembro ng pamilya ay para sa ating Diyos. Parents must regard their children as children of God and respect them as human persons. The family, the fundamental task of the family is to serve life, to actualize in history the original blessing of the Creator, that of transmitting by procreation the divine image from person to person. It was meant to be so from the very beginning. So yun nga po, no? Yung ano po talaga ng yung pagpapamilya, yung task ng pamilya is to serve life. So kung yung binigay sa atin ng Diyos, dapat pangalagaan natin 'yan. Kasi ang Diyos ay kumbaga nakita naman po natin sa creation, nandiyan na lahat, binigay ng Diyos. So na fall into sin lang tayo, yung ating first parent, kaya kumbaga nagkaroon tayo ng kasalanan, and then yung mga tao nagkanya-kanya. It made sense that therefore in Genesis 4 chapter Genesis 1 chapter 27 and 28 verses and chapter Genesis 2 chapter 18 to 24 verses 82. It made sense that therefore that God created man, male and female, with their physiology so firm as to enable man to increase, multiply, and fill the earth. God intended man and woman to be one, not individuals producing babies, but husband and wife raising a family. Yan, hindi po si sabi nga, God intended man and woman. So, pinag-isa po niyan, hindi si Adam and Steve, at saka si Lorna and Laura dapat, no? So, kailangan po, man and woman. The family is a place for teaching children and training leaders, no?
The family is a place to transmit wisdom and value of life. The overall education of children is most serious duty, and at the same time, a primary right of parents. No? It is not just a task or a burden, but an essential and inalienable right that parents are called to defend and to which no one may claim to deprive them. Tama po ba na tayo po ang talagang tagaturo ng ating mga bata, no? The family is a place for teaching children and training leaders. The family is a place to transmit wisdom and values of life. The overall of education of children is most serious duty, no? Ito na nga po yung sinabi ko kanina na serious duty po talaga ang pagtuturo sa mga anak. Alam po natin yan na saan po ba nauunang nakakuha ng mga bata ang values. Kaya pa nung bata po kami, laging tinasinasabi ng magulang namin na dapat we would be trained in the house kasi ayaw po nilang sasabihin na maririnig nila yung kung sinauna pa po sa time namin na hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang nyo. Which is the term that we grew up with, no? Na hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang nyo. So this is really our sole responsibility, the parents, most likely as wives, no? Because talagang tayo ang homemaker. So dapat sa atin po ang unang-unang values na matutunan ng ating mga anak. Parents have the first responsibility for the education of their children. They are bear witness to this responsibility first by creating a home for tenderness, forgiveness, respect, fidelity, and this interested service are the role, no? Siyempre tayo magkalinga. Teaching is not formal. Hindi tayo nituturong ABC, no? But rather comes in everyday activities in the home. Natuturuan natin sila how to be responsible. Yung pagliligpit lang, who is messy, no? If you have children, after they play, tell them not to clean up. That is the first thing, no? Kasi na nabibigyan mo sila informal education, no? It is of utmost importance to help mold children to grow in maturity through an outpouring of love, discipline, and education and virtues. Kapag po sa bahay, nasestrengthen ang ating mga anak, definitely po, when they grow up, nasa sa puso na po nila, they nai-invite po nila yung mga virtues na tinuturo po natin. At alam ko po, ganyan din po kayo, nang lumaki kayo, magsabihin, lahat po nang natutunan nyo sa inyong mga magulang, yes, ay nasa sarili nyo po, no? Yes. Yun. And, yung ano po nga, kasunod natin is the family is a domestic church. The spirituality of family love is made up of thousands of small but real gestures. One of which is for men to rediscover their God-given roles as fathers. So parents, yan nga po, mga tatay, especially the fathers are to be the priest in their families. They present God to their families. By their example of a living Christianity, by diligently teaching scripture, by the use of symbols, they present their families to God by family prayer, by blessing their children. Yan. Yun po, yung dapat, yung mga ano, yung mga tatay, tinuturuan po nila yung ano, yung kanilang mga, yung mga anak. So, yan, yung pagbibless, and, ano pa, yung pagdarasal, yan, importante po yan. And, yung ano rito yung sa mahirap sa amin ano medyo malaki na pero sa inyo po siguro sa mga maliliit pa yung mga anak nyo lalo ngayon yung mga 4 to 6 7 years old siguro siguro yan yung magandang kung ano yung sabi nga sa atin no kung ano yung nakikita sa ano sa magulang yun ang ginagawa ng mga ano yung mga bata so ipakita natin sa ating mga anak yung mga yan yung unang-una napaka-importante niyan yung communication ano kailangan ano lagi nating kinakausap yung ating mga anak and lagi natin silang ano dinadala sa ano sa simbahan para ano para lalong mapalapit sila sa Diyos and
Kasi one yung aking ano yung aking experience diyan sa ganyan, malaki na kasi yung anak namin dinala dito, yung pinakilala ko kanina, yung lalaki. Medyo ano, medyo hindi siya ganoon kumbaga hindi siya ganoon ka kalapit sa simbahan, or hindi siya namin ganoon nakasama, hindi niya kami ganoon nakita yung ano, yung nasa community kami, kaya kumbaga medyo struggle kami na ano ba yung mas maging kapareho ba siya ni Kim na yung everyday yung nakikita mo siya nagdadasal, everyday nakakasama mo siya sa rosary, no? And kasi siya malayo nga sa amin at malayo siya sa amin. So naano siya sa pag-aaral. So yun po, the family like a church, sabi nga, ought to be a place where the gospel is transmitted and from which the gospel radiates. In a family which conscious of the missions, all the members evangelize and are evangelized. So yun. Yun pong ano, yung mga family. Siyempre kung ano po yung mga nakikita ng mga ano, parang nakakapag-evangelize ka. Kung ano yung nakikitang maganda, no? Parang yung mga nakikitang maganda sa atin ng mga tao, yun din ang ano, yun ang parang nakakapag-evangelize ka na rin. The parents not only communicate the gospel to their children, but from their children they can themselves receive the same gospel as deeply lived by them. As such as family becomes the evangelizer of many of other families of the neighborhood of which it forms part. Wow, that's how beautiful God's plan is for the family, no? He has beautiful plans for our families. But I'm wondering why God's plan for families is not happening. God has lost his central place in the family. Ito, yung una po. Parents no longer bring up their children in the discipline and instruction of the Lord. They look more and more to psychology as a source of wisdom for raising their children. Yun po, yung pag nakita nilang ano, ng, yung kanilang mga, ano, yung kanilang mga anak, parang, oy, okay na to, parang maganda yung future nito, matalino naman yung, ano, yung aking anak. So, parang hindi na nila, ano, parang na-disregard na nila yung paglapit nila sa Diyos. Parang na-disregard na nilang ilapit yung anak nila sa Panginoon. And also, in Ephesians chapter 5 verse 22 to 25, ito tatandaan niyo mabuti to, mga ano, mga magandang ano to, pwede pong ano, mga kapatid, pwede niyo ano, basahin to at isa puso niyo, maganda itong ano to, itong verse na to. Sabay-sabay tayo. Wives, submit yourself to your husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ayan, nagsasubmit po ba yung ano, sinasubmit yung asawa niyo sa ano? Rido, kahit na nakita ko kanina, madami ang, ano yan, yung sino mas maganda, ano yung matalakas ng personality, no? Oo. White, pero mar- ano, oo. Pero dapat mag-submit sa husband. Kaya, sabi rin yun, eto naman, mga kapatid, husband, love your wife. So, yun po, wala rin, doon tayo pupunta, kaya mas, minsan, mas malakas ang personality nila dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanila, no? Jesus Christ loved the church and gave himself up for her. So, ano pa po yung, ano yung isang, ano, there is too much importance given to acquiring material possessions and having an easy and comfortable life. Yan, minsan,
nagiging materialismo na po tayo. Kaya na, nawawala na po yung ano, yung importansya ng pamilya. And eto pa po yung isa, the pace of modern life, the family itself is losing its importance. Bakit? The pace of modern life has become very fast, making it difficult for lasting relationship to develop. The culture of busyness, where we fill our schedules with too much, thus take us away from what are essentials. Moreover, many of the family's responsibilities have been taken over by groups in society. Education in schools, livelihood in offices and factories, recreations in malls. Yan. Na ano na po, no? Na yung mga importante po ngayon na titake over na ng mga ano, ng society. Yan, yung mga sa, ano, sa, yung mga anak, hindi na po natuturuan, kumbaga, pinapaubaya na lang nila sa, ano, sa school. And, eto pa po, the traditional family has become dispensable. Separation and divorces becoming easy to obtain. Living in is not only acceptable but has become normal. Yan, naku, itong ano po, living in dito sa ating ano, no, most especially dito sa Dubai, opo, maraming ano rito, maraming ganun. Kumbaga yung meron pa rito, yung throwaway culture is evident even in the way we deal with each other. Yung we treat effective relationship, the way we treat material object and the environment. Everything is disposable. Everyone uses and throws away. Takes and breaks, exploits, and squeezes to the last drop. Then goodbye. Pagkatapos pong ano, magamit, mapiga, yon. Tapos. Kumbaga yung ano, yung subukan lang natin. May mga ganun po, no? Pag nag-workout, okay, tuloy-tuloy. Pag hindi nag-workout, may konting ano, op, break na. Kaya po nasisira ang family. Yes, I totally agree with you, Pops, no? I also believe that because God has great plans for the family, and He wants His love and grace to overflow in the family, evil doesn't want it to happen, no? That is why the family is under attack. Yeah. Actually, I just want to share like a concrete example. Nung kami po, when we were growing up, as you, of course, when we finish our college years, no, we'd like to build up our ano, family. So, pick ng career mo, you go and look for a job. And sometimes, looking for yung prestige and sa mga pangarap mo sa buhay, tapos sasabihin mo, pangarap mo sa family, nawawalan ka na ng time because of what? Sometimes because of your own ano, pursuit, your goals, no? Gusto mo maging career woman, gusto mo mag-business, yan. And it happened to us that while we were raising the two kids before, no? We have our own businesses. And time has not been with my kids, no? Sa Pilipinas, it's so easy to leave them with your mga mother-in-law or mother and then yung yaya. So, and then madaming opportunities to go out like kami. Medyo we spend more time outside. So, yun po, medyo yung aming beginnings ni Nick, it's not that really sabi nga perfect, no? We have our ups and downs before. May mga times din po na talagang ano kami, on the verge of separation. But then, God has a plan for us. And I thank God that He has uprooted us in the Philippines. And na-bankrupt po kami pareho. So, we tried, you know, coming here. And when we came here, hindi po financial freedom ang binigay sa amin. It is the relationship of the family. No? Naging mas sticker po ang aming union with our children. Nung nalaman po nila na medyo hindi po kami ganun ka, hindi na po kami ganun, I mean, we cannot spend more, we binded together, and they serve, even my, you know, eldest ko po, she served at the YFC, became
mission volunteer. So yun po, na-develop po sa amin and God has a really great plan for each of our family, no? Yung po minsan lang tayo ang hindi po nalibigis po tayo ng priority. So akala natin mas maganda kung may mas material blessing tayong ibibigay sa mga anak natin. We keep on preparing for that. But God, yung minsan nalilimutan natin yung ibang bagay, no? So God has really a great plan for every family. And kung ma-inculcate lang po natin ang values sa mga anak natin, that is more than the financial ano po, gifts that we can give them, no? The devil wants to break up the family and promotes many things to undermine the family, such as secularism. Ibig sabihin po, yung taking God out of the picture, no? Lalo na ano po sa educational system ng government. Dito po sa US po, no? Na hindi na po inintroduce ang teaching of God sa mga schools, pinabawal po yan. So, sometimes, yung mga tao, you know, yung meron po ako mga ka-office mate that they grew up really not having, yung punta ng ibang bansa, but really not believing in God, no? Relativism, believe in absolute truth. Yung po mga sciences, minsan po nakakadibati yung mga puti. How do you know that there is God? Alam mo, yun po, mahirap na mga, ang tanong sabi ko nga, naawa ko sa mga anak nila, kasi na hindi na ipasa kanila, hindi rin po na hindi na ipapasa kanila mga anak. So the viral indifference among others, yun po. Pero maraming salamat kasi nga mga Pilipino, ang kultura ng Pilipino po, no? That hindi man tayo ganun pong dati, hindi naman, pero Sunday goers po tayo. So kahit pa paano po that we go to church every Sunday and may natututunan po tayo doon. Pope Francis notes that the rampant individualism make it difficult today for a person to give oneself generously to another, no? So yun po, yung minsan magiging selfishness, yung individualism, yung parang... Yung kasarili. Opo, parang minsan sasabihin mo, bakit, minsan po ito, bakit ako na lang lagi ang napapagod? Bakit ba ako na lang? Si Papa po minsan... Bakit ako na lang ang hatid ng hatid? You know, sometimes... Nakaka-relate po ba kayo doon, mga kapatid? Hindi mo ba? Sometimes, we think of, you know, our own self. Yun lang po. Yung individualism, ano bang nakakaganda sa'yo, no? So, but then, what should a family do? Every family do, Pops, no? Yes. What can we do? St. Paul, the second exhorts, family becomes what you are. It is imperative that as parents, as husband and wife, together we make decision to make God the center of our family. People will know that we are Christians, but by the love in our hearts expressed in our homes. We are not perfect family. We are striving to be a Christian family that God desires us to be. But here are some tips we would like to share to the families. Yan po. Maganda po natin, no? We are not perfect family. Okay. What shall we do? Yes, Pops. Okay. The first is eat together. Yan. Pope Francis remind us, a family that hardly ever eats together or that does not talk but watches television, yun po, or looks at the smartphone is a barely familial family. When children are engrossed with the computer at the table or the mobile phone and do not talk to each other, this is not a family. It is, yan po, no, parang boarding house nga, no? Kasi kung ano, kumakain, parang ano lang, parang magkakaano lang kayo. Anong tawag dito? Magkaka-boardmate. Yun. So, kailangan po pag gano'n siguro, anong gagawin natin? Pag kumakain tayo, i-set aside lahat ng mga ano, yung mga ginagawa. So, kain muna, and then, so, pag kumakain, alam naman natin as a Christian, no, before we eat, of course, we will pray first. And then, siguro, abang kumakain, then, yun, magkaroon po ng, ano, ng communication. Mag-usap, kumustahin, kung nag-aaral na yung, ano, kung nag-aaral na yung mga anak, kumustahin kung anong nangyari sa, ano, sa school. Kasi lalo po sa atin ngayon, ano, dito sa UAE, parang minsan yung ginagawa na lang natin dahil minsan mas mahaba pa yung oras natin sa ano, no, sa trabaho. So pagdating, pagod na minsan, hindi na natin nakakausap yung ating mga ano,
So, yun po, gawin po natin yun, yung pagkumakain yun, yung, kumbaga yung spend more time sa ating, ano, sa ating family. And, ayan pa po, eating is a symbol of togetherness. At the table, we talk and listen to one another. We nourish our relationship. So, yun nga po, narunourish ang ating relationship, nag-uusap tayo. In table fellowship with the members of our family. Yun, the family member, wife and kids, can share on the importance of the three points and how it helped them bond as a family. Yes po. Bali, yun nga po, pag kumakain, actually, tayo po, malalaki ng mga anak namin, if I cook, I see to eat, no? Or even if I don't cook. Kaya pag po na-serve na yung, umorder ka lang, no? Pero pag na-serve po yan, talaga po, kahit nakulitan, nagtatawag po talaga, dapat talagang sabay-sabay po. Kasi nakalakihan natin, nakalakihan ko po, nakalakihan din ng asawa ko, at pag po naghanda na ang mga parents at nasa pagkailan na, kahit po anong ginagawa mo, tatawagin ka po at tatawagin. So, ganun din po kami. No excuses. You have to sit and you have to eat with us. And yun. Sunod po, pray. No? Consecrate our family to God. Pray as a family. Father Patrick Peyton reminds us, the family, ito yung sinabi ni Bro kanina, the family that prays together stays together. Pray the rosary as family. Pray over your children. Pray for healing of family members. Intercede for each other's needs. So yun po, ang prayer po is most important din po na ituturo natin sa mga anak. Share lang po, simple, brief lang po sharing ko. It's yung pong aking anak. Yung pong aking anak na nasa Pilipinas. Hindi ko talaga makalimutan. Aba, hindi po, doktor po yun. No? Pero po, hindi ko po talaga malimutan sa kanya when he was very, very young. Siguro po mga kindergarten. Kasi we usually pray, kami po nung bata pa sila, ganyan. So one time po talagang hirap na siya kasi suka po ng suka at mataas ang lagnat. And one day, he asked me, at that age, no, sabi niya, Mom, I really feel so tired. Can you ask Mama Mary and can you ask God to heal me? Pray over me. Alam mo, I was taken aback kasi hindi ko talaga naisip na sasabihin niya yun. Ano? Kasi we're not member of the community. Pero yun na lang, lagi kami nagsisimba. Pag din may sakit sila, ipinagdadasal ko din sila. Pagod na siya ng sumuka. So yun, I prayed over him. And talagang, after a while, nakakain siya. And it is really like, it touched me, sabi nga ni Papa, hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan, kasi hindi ko talaga makakalimutan na sila yung talagang pag ibinigay mo sa kanila yung practice ng prayer, mai-inculcate na sa kanilang puso yun, ano? And then, celebrate the Holy Mass by attending regularly together as a family. This does not only apply to young families, okay? But also with families with adult children. This is one way to pass our Christian Catholic faith to them. Commit to serve the Lord together through Couples for Christ, its family and social ministries, and through ACOP. So you would learn about that later. Tama po, ang sabi po, si Papa po dati, kahit madami, nung bata-bata pa po kami, medyo hindi rin naman po perfect, pero po ang isa sa mga ginusto ko rin sa kanya, kahit po napupuyat yan, Sunday goer po talaga kami. Yung mga anak po namin maliliit pa hanggang nung ginaganon pa po, lagi po kami nasa simbahan. Hindi ko po alam kasi malapit yung bahay namin sa simbahan. Pero hindi po, no kidding. But then, talaga po, bata pa po yung mga anak namin, nakaganon pa po kami dalawa, pareho po kami may hawak ng anak, nagsisimba na po talaga. So, at ang maganda rin po kung nandito tayo sa community, lalo ito po mga kabataan po natin, pwede po natin sila also turuan to serve the community through these Couples for Christ po. No? As you join this community, we'll get to know better ano po yung offer natin sa all the members of our family. Baba? Yes.
yun nga, yung dadaga yun, yung pagsisimba talaga, ano, hindi ko, yung pagdalasal, yan, yun ang hindi na, huwag nating kalimutan. Ano mo yung, hindi ko rin makalimutan yun, kahit minsan, naalala ko nun, yung kahit minsan, okay, yun. I remember yung sinasabi mo pagdadasal yun, yung pagpunta nga sa ano, sa yung Sunday goer. Hindi ko naman ano yun, kumbaga hindi ko pinagmamalak kasi during that time din yun yung time na ano kumbaga si yung relation namin hindi kumbaga kasi parang binibuild pa lang yung ano yung relation yung 3 to 5 ano 3 hanggang 7 years yes. Ano yun yung medyo dapat kayong mga ano ngayon yun yung pangalagaan nyo kasi yun yung medyo yung devil papasukin ka diyan eh so kailangan talaga ano magdadasal but one thing na hindi ko nakakalimutan kahit anong during that time kasi pala inom ako or marami akong bisyo and yung hindi ko nakakalimutan yung pag kahit anong lasing ko yung Linggo hindi ko nakakalimutan ano magsimba. So pero hindi ko pinagmamalaki. Naikwento ko lang na sabi ko. And another thing is sabi nga after praying is to love one another. Yan. Dapat po tayo talaga ano yung magmahalan. Kumbaga sa ano talaga sa buhay ito yung ano eh ito yung kahit sabi nga kahit anong sama natin ng Diyos nga kahit anong sama natin patuloy tayong ano minamahal ni Yayaka lagi lang siyang nandyan so sabi nga ito yung importante make time for the task of building a strong family the Lord's presence dwells in real and concrete families with all their daily troubles and struggles, joys and hopes. Examine your daily life to ensure that your family has enough quality time together. Napaka-importante po ng ano, ng oras. Be ready to reduce your other activities. If necessary, plan regular family recreation, vacation, and other activities. Create opportunities for love to flourish. Yan. Yung nga po, no? Iplano natin kung ano po yung ano yung mga ano natin mga gustong gawin natin sa ating ano sa ating pamilya. Unang-una kung wala naman po kung yung sabi nga plan regular family recreation basta kung ano lang po magkakasama kayo sa park maraming ano nga sabi ni Tita Rosa yung ni ano pala ni Tita ni YP ni Mamski. Yan kung wala naman po pwede kayong ano magbanding diyan sa ano sa part and mag-create po tayo ng yung opportunities to love and flourish. So yun nga po, yung every moment isis po natin 'yan kasi especially yung pong pagpapalaki sa mga ano no sa mga anak kasi pagdating ng araw minsan mamimiss mo yung ano yung mga may pakina ng mga ano ng mga bata pero iano niyo po kasi nabanggit ko nga sa inyo kanina no yung 3 to 7 years na ano kumbaga yung time na yon parang nasira ko yung ano yung oras sinira ko or naubos yung oras ko lang sa ano sa ibang bagay hindi ko binigay sa aking family but sabi nga God ano has a plan for every one of us. So meron po siyang mga plano sa atin. So wag lang po tayo talagang ano mawawala sa kanila at wag lang po tayo ano wag nating kakalimutang mahalin kung ano yung ano kung ano yung meron tayo most especially yung ating ano yung ating pamilya. Know, understand and fulfill your role as parents, fathers. Be the pastor, provider, and protector of your family. Model after Saint Joseph and his example of spiritual fatherhood to Jesus and his steady parental presence. Mothers, look to Mother Mary for inspiration that you may be a constant nurturer and light giver in your home. Light your home with unconditional love as all family light is a shepherding
in mercy. Maybe at this point in time, no, we can ask our not children, because I only have one right now with me, no, to share how our family strive to fulfill God's plan in our family, no. So Tim, can you share something? Okay. Hello po. I'm Kim. I'm the youngest, and I will share what's inside our family. So I grew up in a family where we all learned to love and care for each other. When I was young, my parents were already in the community of the Couples for Christ. We pray every day together, attend every Sunday masses every week, then go somewhere else to eat or stay at home. And we do bondings, we talk about our daily lives, like what's happening. Because usually, busy si mama, busy si papa, or late nakaka-uwi si mama. So there are times na pag umuwi si papa, like, pupunta na lang siya sa kwarto. Kim, what did you do in school today? And I'll just answer, naglasong lang, yun lang. And then, I will sleep. And then the next day, same routine. But if I have time, of course, nag-open up ako kila mama on what's happening. And inside the family, of course, there will be good and bad times. When we have conflicts in our family, we would always talk it out at the end of the day. Ayaw naman yung may sama ng loob pag natutulong. And of course, in the family, we say sorry, di ba? We always say sorry when we do something bad. But when I was a kid, I really don't say sorry. And I feel bad noon kasi at some point I realized saying sorry would make them feel better a bit. Lahat na paggaling sa'yo and you know it's your fault or something. And when I was a child, I used to go out with my parents, with them, when they have household. I always play when they, like with the mga children nila. And I would get disappointed every time when they say, no, we don't have household today. It's either I will be sad or magsa-stubborn pa ako. Magagalit pa ako kasi I'm gonna be disappointed. But as soon as I grew older, I joined another family ministry of the Couples for Christ. I was in Kids for Christ and now currently in Youth for Christ. I grew up having a lot of titos and titas, ates and queers around me. What a big family I have, diba? They also saw me how I grew up, how my personality changed. I'm still the same, maingay pa rin, makulit, loving person. And of course, like what my dad said earlier in the introduction, I have one older sister and one older brother who I can rely on, and they make me feel special since I'm the youngest. And they're also the siblings that I have who I can rely on when they're busy. And though I feel special, there are some times I disappoint them. There will be some petty fights because I used to be a sensitive and selfish person. But as I grew older, Ate taught me a lot of things. She helped me change to become a better person. I am really blessed that I belong to this family. We are not perfect, but we are trying to be a family that God destined us to be in the guidance of the Holy Spirit. We unite and we are strong and ready to inspire other families. This is my family. We love each other. And that is all. May God be praised. Thank you, Kim. Thank you for the sharing. Okay. Every family, despite its weaknesses, can become a light in the darkness of the world. We look to the Holy Family for inspiration. Amoris Leticia, 66 says, Nazareth teaches us the meaning of family life. It's loving communion, it's simple and austere beauty, it's sacred and inviolable character. May it teach us how sweet and irreplaceable is its training, how fundamental and incomparable its role in social order. Okay. So, I think that wraps up. Pops, yes. Tapos our talk, and I hope that Sana po
meron kayong ano, napulot. So sabi ko nga, hindi po kami perfect na family, but of course, no, we are trying yung ano po, kung ano po yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. So by this siguro, by this community, sabi ko nga, marami pong ano, marami pong nabago sa most especially sa akin. And in this community kasi, yun, unang-una, yung character mo mababago, and the way yung sa ano, yung sa pag-raise ng family mo, and siguro most important yung time na yun, yun ang nawala na sa akin dati, pero ngayon unti-unting ano, kumbaga unti-unting nabalik, or unti-unti kong na i-recover. So sabi ko nga kanina, seize the time, seize the moment na pangalagaan na yung ano, yung pamilya ngayon pa lang, lalo yung nag-i-start pa lang. At saka yung gagawa pa lang ng pamilya. Yes, at saka yung gagawa pa lang ng ano, ng pamilya. So again po, maraming salamat, and hopefully meron kayong natutunan. And before we ano po, we end this ano, we end this talk, we will ano po, we will pray. We'd like to invite you po to join us in our prayer. And as we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, and thank you for. Magandang gabi po. Good evening, and may God be praised. Maraming salamat po. Thank you so much, Tito Nick, Tita Rose, and Kim. Salamat sa buong Manuntag family. Talagang they shared their 32 years. Okay, yung kanilang marriage ups and downs. Yeah, their journey. Their journey, di ba? Walang perfect family. Sabi nga nila, through their experiences na na-share nila, talagang mahirap magsimula ng family. Especially, ang daming young couples nandito. Even yung mga couples dito who are been here for more than 10 years, 15 years. Kami, we're going 15 years. Still in perfect. Talaga. Kumala niyo kanina yung activity, talagang makita niyo sinusulat ni Leggy doon, si RS ganto, o kaya wife, di ba? Nobody's perfect, but the beauty of the family here, we are joined by God together and to work as one. Diba? Kagaya yung sinabi ni na Tito Nick and Tita Rose. And it's such a wonderful talk itong The Christian Family. So, Tito Nick and Tita Rose, for the last time, ano yung masasabi nyo, especially yung mga young couple? Mga advice that you can give sa mga young couples na nandito. Mga bagong kasal, mga yan. 3 years, 1 week. Oo, may 1 week, 1 year, 2 years, 3 years, yan. Tsaka yung mga child risk. Sa akin siguro yun nga, yung nabanggit ko, no? Ayokong
Actually, pinapangarap ko talaga na ano na yung buong pamilya ko pagdating ng araw kumbaga makapag-talk talaga, ma-share namin kung ano yung blessing na ano ni God, because this ano this sa amin, sa akin kasi yung ano yung community is ano is kumbaga way siya na naging ano naging malapit ako sa kanya, nakilala na ko siya. Kumbaga gusto kong ibalik kung ano yung ano, alam naman natin from the very beginning, sabi nga no, wala naman tayo rito eh. Kumbaga nasabi ko nga sa sarili ko, lagi kong sinasabi, dumating tayo dito sa ano sa mundong ito na walang dala. Kumbaga ang aalis tayo rito na ano na walang dala. So kung ano yung meron tayo ngayon, most especially sabi ko nga yung oras, katulad nung na-share ko yung 3 to 7 years na nawala. Kumbaga napakalaking bagay ng ano ng kung tinitingnan ko ngayon as I look back, parang talagang ang laki ng nawalang oras na ano na para sa pamilya ko. So, kumbaga ngayon gusto ko talagang i-share sa ano sa mga 'yan, especially sa mga young couple na itong 3 to 7 years talagang struggle 'yan. So, sabi natin hanggang yung buhay talagang ano ang pag-aasawa ay ano mahirap. Andiyan yung mga struggle, andiyan yung mga siyempre pag magpapalaki ka ng pamilya, mga anak, maghahanap ka ng yaya, yan, naranasan namin lahat yan. Tapos mawalan ka ng yaya, tapos papasok ka ng ganito na maraming struggle. Pero ang kinapitan lang ko nun talaga yung ano, yung paniniwala sa Diyos. Yun ang hindi ko ano, yun ang hindi ko inalis na talagang sa buhay namin ngayon kahit anong struggle, hindi kami pinabayaan. Hanggang sabi ko nga sa inyo, nung magkalugi-lugi kami ni Tita Rose, andyan pa rin siya sa ano. Sipin mo, kala namin hindi na kami makakabalik, hindi na kami makakaahon. So yun, binalik kami ngayon sa ano sa community. And hindi ko ina-expect na after ilang years, nandito ako sa community na sinishare ko ngayon itong ano itong nangyari sa buhay namin, yung pagmamahal ng Diyos, kung paano niya pinadama at ipinakita sa amin. So, yun lang po. Baka mapahaba, So, ang sa akin lang naman is, you know, for newlyweds, most especially those who just been, you know, alam mo, kasi it's the first few years of your marriage is discovering yourself, no? And how you, the most important thing is to communicate. Yan, ang pinaka-importante talaga. Don't let yung differences stop you from communicating. Kasi most especially, ang nagkakaroon ng conflict is miscommunication. Kung, and to communicate properly is like, you know, communicate yung gusto mong, kahit na hindi mo gustong marinig, tanggapin mo. Okay? Let all of you be open para sa kabilang spouse mo. Eh, ano ka, magkaroon ka ng, ano, yung patience to understand. And everything, hindi kakayanin ng bawat isa, alam mo, you leave it to God. Kasi, kaya nga tayo pinagbuklod ng Panginoon into this marriage. It's not because just the two of us, but we ask God to bless our marriage. So, lagi natin lang siyang ilalagay sa gitna, and we will never go wrong. And sabi nga, the plan of God for your family ay matutupad. Not because of the evil of this world, but because God is in the center of all relationship. Ngayon po, and may God be praised. Maraming salamat po, Tito Nick and Tita Rose. Kaya nga, dito sa Joshua 24:15, yung last part, as for me and my household, we will serve the Lord. Yan, pakatandaan po natin. Ito yung natutunan natin right now in this talk. So maraming salamat po muli for sharing your life and also for sharing your family. Yan, so we will go now to our group discussion. So ito po ang ating pong topic. We will open now our breakout room. So ito po yung guide questions.
for the men, have I assumed full responsibility for the spiritual and material needs of my family? For women, okay, have I supported my husband in this role and done my share in the building up a Christian family? So ayan. Okay, so ito po yung guide question natin. So pwede nyo pong paki-memorize or picturean kung meron po kayong, pwede nyo din po screenshot. Okay? While we are still waiting for others to connect their second devices, yan. So we are assigning nyo po sa inyo pong group. So yun pa rin po ang inyong grupo, kung sino po yung inyong mga DGL under Gusilitar Couple, Velasquez Couple, and also Maputi Couple. Yan. So in few minutes, i-open po namin ang breakout room. Nakabalik na po ba lahat? Good evening po ulit. Nakabalik na po lahat? Ayan, okay na. So, sana po nag-enjoy kayo sa ating ano group discussion. Okay naman po? Kulang pa sa oras. Ayan. So, meron po ulit tayong teaser ulit para sa ating next session for next week. The Christian life is not an easy life. Full of do's and don'ts, reminding and reprimanding. Sometimes suffering is easier to feel than joy, or hopelessness is more apparent than hope. In this Christian life, a new life we're invited to live, we need someone to be with us, to equip us in knowing our faith and helping us defend it, to enable us by giving us strength, guiding us from what is wrong in order to do what is right, to empower us in doing the mission, serving others, proclaiming God's word. In this life, we need someone. For we will never survive on our own. Giving us the grace to do what we must, challenging us to live as how God intended us to be. Moving us to feel joy despite the sorrow, to experience peace despite being disturbed. This Christian life is not an easy life, but with the Holy Spirit, it will be a life that is definitely worth it. Okay, so every week po, napakaganda ng topic natin, and next week, mas exciting to. So, gaya po nung topic natin ngayon, for us po, nakatulong talaga yung community na ito sa amin. Kasi back then, when nag-start din ako as Singles for Christ, so yun nga, nakita ko kung ano yung naging effect niya dun sa akin nung SFC pa ako. Kaya when we got married, yun, sinama ko na rin yung wife ko and pinakita ko sa kanya kung ano yung community. And masasabi ko na talagang yung start pa lang nung married life, ito talaga yung nakatulong sa amin na mas lalong naging strong yung relationship namin. At ito din yung tumutulong ngayon para doon sa pag-build namin ng family at yung anak namin ngayon na yung dalawa nasa Kids for Christ na din. So kumbaga, itong community nga ito, sabi nga, di ba, from womb to tomb. So, kumbaga, yung family natin is
mas magiging stronger at mas magiging yung faith natin mas madidevelop dito. So, yun. And I hope na ito rin yung makatulong din sa inyo. So, yun po. So, exciting ulit yung ating topic next week, which mas magiging deeper yung faith natin. So, let's end this night again with a prayer. So I invite everyone, as we continue, let us always remember that we're in the holy presence of our Lord, and the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise and we thank you, O Lord, for this night again, Panginoon, na binigay niyo sa amin, O Lord God, to receive your message tonight, O Lord God. Thank you for allowing us, Panginoon, yung plans mo for our families, Panginoon, especially yung mga nagsisimula pala ngayon, O Lord God. Lord, continue to be with us, continue to nurture, O Lord God, yung our faith, our families, O Lord God, upang mas ma-develop, O Lord, yung relationship namin sa inyo, Panginoon, at mas maging productive, O Lord, ang bawat isa sa amin, O Lord, to be inspiration to others as well also, O Lord God. Lord, gamitin mo, Panginoon, especially ang aming mga participants na ito, Panginoon, na soon to be, O Lord, maging part ng aming community na ito, O Lord God, na nawa, O Lord, ay maging inspiration din sila, O Lord, to other people as well, O Lord, to bring souls, O Lord God, towards on your kingdom, O Lord God. Lord, thank you for this opportunity, Panginoon, na tinawag niyo ang bawat isa sa amin, O Lord God, to hear your message, O Lord, and to proclaim your words, O Lord God. Lord, we thank you for always being with us. Thank you for keeping us safe always, O Lord God. And thank you for blessing each and every one of us, O Lord God. We thank you for this night, Panginoon, and as we rest our tired bodies, O Lord God, give us, Panginoon, strength, O Lord, kinabukasan, Panginoon, upang mas magawa namin, Panginoon, ang misyon na binibigay niyo sa bawat isa sa amin, O Lord God. We thank you for everything, O Lord, na binibigay niyo sa bawat isa sa amin. We thank for this time, Panginoon. Alam ko, O Lord God, na ginamit mo ang bawat isa, Panginoon, and this night, O Lord, ay very victorious, O Lord God, yung misyon na binigay niyo sa bawat isa sa amin. And as we glorify our Lord, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So, next week po ulit, bali magkakaroon na po kayo ng after nung talk natin, talk 6, meron ulit po kayong 2-on-2 with your discussion group leaders. So, in preparation po to doon para sa next talk 7 natin. So, yun lang po yung announcement. Any other? Meron pa po, Bro RS? O okay na? So, okay ready na. For ano? Yeah. Okay na po. So, ready for ano na tayo? Picture-picture. Picture-picture. Okay, open mo yung mga camera. Yeah. Open lang po ng camera. Smile po. Ang dami tayo. Ito ba tayo? 23 million. Dito ka. Smile. 1, 2, 3. One more smile. Maraming salamat po. God bless you lahat. Thank you so much po. Have a nice weekend. Enjoy your weekend. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you, Salahat. Thank you, po. Thank you, po. Good evening.
wala si Elsa. Pakita po ulit kayo sa inyong mga DJs sa 2-on-2. I'm sure it's very exciting. Thank you sa inyo. Thank you. Benji, belated happy birthday. Belated happy birthday. Ayun, tanda mo na ka. Happy birthday. Patatakada na po. Munding, good night. Munding. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.